Maligayang pagdating sa Tagalog Flix Recaps, meron ako ikukwento na movie tungkol sa pag-ibig na ang pamagat ay Tune In For Love. Inilabas sa taong 2019. Nagsimula ang kwento sa isang babaeng estudyante sa high school na nagngangalang Misu, makikitang nagbubukas ng panadirya ng kanyang pamilya. Namatay na ang kanyang mga magulang. Si Misu ang nagpapatakbo ng tindahan kasama si Yunja, isang matagal na empleyado na itinuturing na niyang nakatatandang kapatid. Pumasok si Hyunwoo sa panadirya para maghanap ng soy-based, ngunit ang panadirya ay walang produkto nito, kaya sinabihan siya ni Misu na pumunta sa malapit na supermarket. Habang naglalakad siya palayo, si Misu nagsasabi kay Yunja tungkol sa kakaibang gwapong lalaki na dumating sa tindahan. Iniisip ni Yunja na kalalabas lang niya sa kulungan. Ngunit hindi makapaniwala si Misu dahil ito ay bata pa at nakasuot ng high school uniform. Lumipas ang ilang araw, at regular na si Hyunwoo na tumetambay sa panadirya pagkatapos ng kanyang klase. Si Misu ay sobrang abala sa panadirya, na hindi makapag-focus sa pasukan ng universidad sa pagsusulit. Nagagalit sa kanya si Yunja. Nang makitang pareho silang nalulula, si Hyunwoo ay nagsasabi sa kanila na huminto siya sa kanyang paaralan at magsisimulang tumulong sa kanila sa panadirya. Tinanong siya ni Misu kung kalalabas lang niya sa kulungan, ngunit ayaw niyang pag-usapan ito. Nang makitang hindi siya mukhang masamang tao, tinanggap ni Yunja ang kanyang alok at tinanggap siya sa panadirya. Nagsisimula ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa panadirya. Sa una, ayaw nilang mag-open up sa isa't isa. Nang malaman ni Misu na ipinanganak si Hyunwoo sa parehong taon sa kanya, nagsimula silang mag-usap ng regular. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kasaysayan ng panadirya, inayos pa ni na Misu at Yunja ang buhok ni Hyunwoo, na ginagawa siyang tanyag sa mga estudyanteng mga babae. Patuloy silang lumilikha ng magagandang alaala sa panadirya at nagkakilala sa isa't isa. Biglang dumating ang ex-schoolmates ni Hyunwoo sa panadirya para hanapin siya. Ito ay malinaw na hindi siya komportable. Habang gumagawa sila ng eksena sa panadirya, hiniling ni Yunja na umalis sila sa panadirya. Umalis si Hyunwoo sa panadirya pagkatapos nagtanong na bayaran ni Yunja ang kanyang sweldo ng maaga. Habang nakasakay palayo sa isang scooter, si na Misu at Yunja tahimik silang nakatingin, iniisip kung siya ay babalik. Si Hyunwoo at ang kanyang kaibigan ay ginoganita ang pagkamatay ng kanilang matalik na kaibigan. Noong mga araw ng kanyang pag-aaral, isa sa kanyang matalik na kaibigan namatay sa isang aksidente habang naglalaro. Sinisisi ng mga awtoridad si Hyunwoo at ang kanyang mga kaibigan sa aksidente, na nauwi sa kanila sa juvenile detention center. Si Misu ay patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik, ngunit hindi na niya ito muling nakita pagkatapos ng araw na iyon. Sa paglipas ng taon noong 1997, kakatapos lang ni Misu sa kanyang universidad at nakuha ang kanyang unang trabaho bilang isang editor ng newsletter. Ang panadirya ay sarado na, at si Yunja ngayon ay nagpapatakbo ng isang maliit na tindahan ng pansit. Si Hyunwoo ay nagtatrabaho bilang isang mover sa kalapit na lugar. Isang araw, naghulog siya ng ilang libro sa isang tindahan. Pagkatapos ay hiniling ng may-ari sa kanya na dalhin ang kanyang matandang ina pa uwi dahil hindi ito makakita ng maayos sa gabi. Pumunta si Misu sa kanyang lumang panadirya upang makita ito sa huling pagkakataon bago magsimula ng bagong kabanata sa buhay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita silang muli sa harap ng panadirya matapos itong iwan ni Hyunwoo at hindi na bumalik noong 1994. Excited na silang makita ang isa't isa. Mabilis na iniuwi ni Hyunwoo ang matandang ina at tumakbo pabalik para maabutan si Misu. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa kanya na natapos niya ang kanyang GED pagkatapos tumigil sa high school. Iniimbitahan siya sa tindahan ni Yunja pagkabukas, ngunit sisimulan ni Hyunwoo ang kanyang serbisyo sa militar. Pareho silang gustong makipag-usap sa isa't isa, ngunit pinipigilan sila ng awkward na sitwasyon. Si Misu ay nag-aatubili sa una. Ngunit siya sa wakas ay humugot ng lakas ng loob at niyaya si Hyunwoo sa kanyang apartment para sa ilang beer at pagkain. Natapos siyang mag-overnight doon, pinag-uusapan nila ang mga nangyari noong mga taon, at sinabi ni Hyunwoo kay Misu na nakapasok siya ng isang away noong gabing iniwan niya ang panadirya na ang kanyang ex-schoolmates at ang kanyang probation period ay na-revoke, kaya pinabalik siya sa juvenile center. Nasisiyahan sila magpalipas ng oras hanggang sa sila ay makatulog. Sa umaga, nag-start si Misu sa kanyang computer. Gumawa siya ng email account para kay Hyunwoo para magkausap sila habang si Hyunwoo ay nasa militar. Sinulat niya ang email address sa isang piraso papel at binigay kay Hyunwoo. Nangako si Hyunwoo na makikita siya pagkatapos ng kanyang serbisyo militar. Bago pumunta sa magkahiwalay nilang landas, niyakap niya si Misu at awkward na hinalikan siya. Nang maglaon sa kanyang unang araw sa trabaho, napagtanto ni Misu na nakalimutan niyang ibigay kay Hyunwoo ang password para i-access ang kanyang email account. Binasa ni Hyunwoo ang papel at nagtataka din kung saan ang password sa email.
Lumipas ang mga araw, at taon 2000 na ngayon. Habang si Hyun-woo ay naglilingkod sa militar, umalis si Mi-soo sa kanyang apartment. Pagbalik ni Hyun-woo sa apartment para makita siya, wala ng tao. Gayunpaman, patuloy na nagpapadala si Mi-soo ng mga email sa email account na ginawa niya para kay Hyun-woo, bagaman wala siyang password para ma-access ang account. Alam na bakante ang lumang apartment ni Mi-soo, ito'y inupahan ni Hyun-woo. Sa proseso, nalaman niya ang password ng email ay kapareho ng lock code sa apartment ng pinto. Nasasabik siya nang makita niya ang kay Mi-soo na mga email at tumugon sa kanya gamit ang kanyang numero ng telepono sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Mi-soo nang makita niya ang email at hindi maiwasang isipin ito. Tinawagan ni Mi-soo si Hyun-woo noong hapong iyon gamit ang kanyang telepono sa opisina, at nagpa siya silang mag-usap ulit mamaya pagkatapos ng trabaho para makipagkita. Si Hyun-woo ay nagtatrabaho sa isang fitness center ngayon, ngunit niloko ng may-ari ng negosyo ang kanilang customer, kaya dinala siya sa police station kasama ang iba pang mga manggagawa, na dahilan na hindi pagsagot sa mga tawag ni Mi-soo. Ito ang trabaho na ibinigay ng kanyang mga dating ka-eskwela, na muling nagpapalayo sa kanya kay Mi-soo. Habang sinusubukan niyang magsulat ng email ng paghingi ng tawad sa kanya, nagpadala sa kanya si Mi-soo ng email na nagsasabi sa kanya na dapat panatilihin ang kanilang distansya. Siya ay nasasabik nung nalaman ang password ngunit hindi ito ang tamang oras para magkita sila. Umaasa na magkita silang muli kapag okay na ang nangyayari sa kanila. Isa pang 5 taon ang lumipas, at ito nga ngayon 2005. Si Mi-soo ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang manunulat sa isang maliit na kumpanya ng paglalathala. Ang kanyang amo ay medyo eccentric at mukhang gusto siya ng kaunti. Isang araw, isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo ang gumagawa ng isang proyekto sa opisina sa itaas niya. Kapag nagdaos sila ng isang pagpupulong upang ipagdiwang ang kanyang bagong publish na libro, napagtanto niya na si Hyun-woo ay kabilang sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay halo-halong emosyon para sa kanya. Patuloy silang pinaghihiwalay ng tadhana, pagkatapos ay muling nagsasama sila out of nowhere. Hiniling sa kanya ni Hyun-woo na sundan siya para ipakita ang kanyang lumang apartment ngayon. Si Mi-soo ay nagbakasyon ng 3 araw mula sa trabaho para mag-enjoy kasama ni Hyun-woo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakapagresolba na sila sa hindi pagkakaunawaan nila noong mga taon. Isang bagay ang humahantong sa isa pa, kailangan ni Hyun-woo ng lakas ng loob at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Mi-soo. Dito, hindi awkward na kiss tulad ng dati. Hinahalikan ni Hyun-woo si Mi-soo nang mapusok at inihahanda ang sarili sa mahabang gabi na mag-enjoy. Nagpa siya silang dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na yugto at maging magkasintahan, nabubuhay na masaya sa makasaysayang apartment na iyon at ninanamnam ang kanilang matamis at mabagal na buhay na magkasama, isang moment ng kanilang pagsasama sa kabila ng pagiging magkalayo sa nakaraang taon. Pumunta sila para makipagkita kay Yunja, ngunit hindi pa handa si Mi-soo na ihayag ang kanilang relasyon sa kanya. Pumunta si Hyun-woo para makipagkita sa kanya mag-isa habang si Mi-soo ay naghihintay sa malapit. Nagulat si Yunja nang makita siya. Matapos ang mahigit 10 taon, sa wakas ay nagtagpo silang muli at naaalala ang kabutihan sa lumang panadirya. Si Yunja ay may asawa na at may stepdaughter. Ngunit ang kanyang stepdaughter ay patuloy na nagkakaproblema, ginagawang hindi madali ang kanyang buhay. Biglang dumating ang isang teenager na babae at sinabi sa kanila na sundan siya. Nahuli pala ni Mi-soo ang stepdaughter na naninigarilyo at pinapagalitan ito. Pagkatapos nito, kumain sila ng noodles at makibalita sa isa't isa. Ito ang panahon ng digital ngayon. Sinimulan nilang i-immortalize ang kanilang magandang araw gamit ang bagong teknolohiya sa bahay at kanilang opisina. Isang araw, nagsisimula ng bagong negosyo ang kanyang amo. Gusto niyang magbukas ng klase ng panadirya sa isang tindahan malapit sa lumang panadirya ni Mi-soo, at gusto niya ito para tulungan siya sa proyekto. Pero dahil dito, isinara niya ang proyekto kung saan nagtatrabaho si Hyun-woo. Isang araw, muling lumitaw ang nakaraang buhay ni Hyun-woo at iniistorbo siya. Ito ang 10th anibersaryo ng kanyang kaibigang namatay. Pinipilit siyang sumama ng mga ex-schoolmates niya sa bahay ng matalik na kaibigan na iyon upang mag-iwan ng pera sa isang envelope. Nakita ito ng kapatid na namatay at hindi pa rin ito makamove on dahil sa masayang buhay na mayroon si Hyun-woo. Pag-uwi niya, hindi sinasadyang naiwan ang telepono sa sasakyan ng kaibigan. Si Mi-soo ay naghihintay sa kanya dahil siya ay nawala ng buong araw. Tumawag siya sa telepono, at ang dating ka-eskwela ni Hyun-woo ang sumagot sa tawag pagkatapos ay ibinalik ang telepono. Naramdaman ni Mi-soo na may kakaiba ngunit nananatili itong tahimik at ibinalik ang telepono sa kanilang apartment. Hindi namalaya ni Hyun-woo na ang telepono ay nawawala at natagpuan ito sa apartment. Nang makita ito, tinanong siya ni Mi-soo kung saan nagpunta, ngunit nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sigurado na si Mi-soo na may tinatago si Hyun-woo, kaya pinuntahan niya ang ex-schoolmate ni Hyun-woo upang mahanap ang katotohanan.
Pagkatapos ay dinala siya sa bahay ng namatay na kaibigan, kung saan natutunan niya ang mapait na sikretong tinatago ni Hyunwoo. Ngunit lumipat na ang nakatira doon, at walang nakakaalam kung nasaan sila ngayon. Sa hapunan, sinubukan ni Misu ilabas ang paksa tungkol dito. Nagulat si Hyunwoo dahil hindi niya inaasahan na nalaman niya ang tungkol dito. Ang paksa ay bahagyang hindi komportable sa kanya habang tinatanong niya si Misu kung paano niya nalaman ito. Sinasabi niya sa kanya ang totoo, ngunit naging galit na galit si Hyunwoo. Umaasa siya na siya lang ang taong hindi malalaman ang kanyang madilim na nakaraan. Habang nagmamadaling lumabas ng apartment si Hyunwoo, si Misu ay sinusubukang pigilan ito, ngunit walang magawa, nagmamadali pa rin lumabas si Hyunwoo. Noong gabing iyon, nakipagsuntukan si Hyunwoo sa dati niyang schoolmate. Pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ni Yunja upang palamigin ang kanyang ulo. Nang makabalik si Hyunwoo sa kanyang apartment, si Misu ay umalis. Mula noong gabing iyon, hinahanap na ni Hyunwoo kahit saan si Misu. Pumunta si Hyunwoo sa pinagtratrabahoan at nakipagkita sa amo. Nang sabihin ni Hyunwoo na hinahanap niya si Misu, inis na sabi ng amo na kailangan ni Misu ng isang mas masayahing tao na magdadala ng kaligayahan sa kanya. Saka nag-drive ito palayo. Hinabol ni Hyunwoo ang sasakyan at pilit na sinusundan para makita niya si Misu. Tinawanan ito ng amo at pinindot ang gas. Si Hyunwoo ay patuloy na tumatakbo sa likod ng kotse, umaasa na dadalhin siya nito kay Misu. Nasa bagong bakery pala si Misu na binuksan kamakailan ng amo. Pagsakay niya sa kotse ng amo, nakita niya tumatakbo si Hyunwoo mula sa malayo. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa loob ng kotse, hindi makontrol ni Misu ang kanyang damdamin. Sa pagtingin sa kanyang estado, huminto ang amo para maayos nila ang sitwasyon. Sa wakas ay nakita na niya si Misu pagkatapos ng mahabang habulan, sinabi niya sa kanya na mahal niya ito. Gayunpaman, itinulak siya ni Misu at sinabihan na huminto na ito para wala nang masaktan pa. Iyon ang huling pagkakataon na sina Misu at Hyunwoo ay nagkita. Minsan pa nga, parang iba ang plano ng tadhana para sa kanila. Pumunta si Misu kay Yunja para i-clear ang isip. Kumakain siya ng donut na ginawa ni Yunja para sa kanya, nagpapaalala sa kanila ng mga magagandang araw sa panadirya. Sinabi ni Yunja sa kanya noong gabi nang si Hyunwoo ay todo pagod pagkatapos makipag-away sa kanyang dating kaeskwela. Hindi na niya alam kung paano tama ang kanyang emosyon. Pagkatapos, at ngayon ay si Hyunwoo ay nagtatrabaho bilang isang cameraman sa isang istasyon ng radyo. Tinanong siya ng radio host kung mayroon siyang mensahe na gusto niyang e-broadcast sa radyo para sa isang tao. Napagtanto ni Misu na siya ay umiibig pa rin ni Hyunwoo matapos marinig ang pagbanggit ng DJ sa radio na ang kanyang pangalan, Kim Misu, bilang isa sa mga pangalan na mimiss ng isang tao. Alam na agad ni Misu na si Hyunwoo iyon, kaya tumakbo siya patungo sa istasyon ng radyo para hanapin si Hyunwoo. Nagtapos ang pelikula sa paghahanap ni Misu kay Hyunwoo, habang kinukunan ni Hyunwoo ang espesyal na sandaling ito gamit ang kanyang kamera. Maraming salamat po sa pagbisita at pagtambay dito sa channel ko. Appreciate ko ang mga taong nagbibighay panahon dito sa channel. Shoutout ko nga pala sina Christopher Rarela, Jack Calvin, Jomar Mendoza. Salamat sis Angelica Gozem sa palaging pagtambay sa channel ko. Ishika Asha Del Rosario, comment ka naman kung may time ka rin sis. Kayo rin JR Astillaso at Erickson Labaw, Roel Briones, George Lucero, Arlo 23 Don, La Caral, K1, Mari Lilem, at It's Amara's World. Pinusuan ko na po ang comment nyo. Sana nagustuhan nyo ito, mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tulad nito at pindutin ang like button para matulungan din kami. E papalabas ko din ang gustong magpa-shoutout sa susunod na upload. Hanggang sa susunod, ingat po.